evening, brothers and sisters in Christ. Welcome to the celebration of the Holy Sacrifice of the Mass. Our parish community requests you to join in praying for the eternal repose of Virgilio Bato. Please all rise and join the singing of the entrance hymn. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Grace to you in peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. And with your spirit. In view of Jesus' impending departure, to be with his Father in heaven, the believers are reminded that they are not left orphans. Jesus promises his disciples that he will come back. Moreover, the Father will
Send the Holy Spirit to Jesus' name, in Jesus' name. This other advocate will make the presence of Jesus among his disciples more intense and more fruitful. The Holy Spirit will make the disciples know and understand Jesus as they have never done before. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints in you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest. Thank you.
celebrate with heartfelt emotion these days of joy, which we give in honor of the risen Lord, and that what we relieve in remembrance, we may always hold to in what we do. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. Some who had come down from Judea were instructing the brothers, "Unless you are circumcised according to Mosaic practice, you cannot be saved. Because there arose no little dissension and debate by Paul and Barnabas with them. It was decided that Paul, Barnabas, and some of the others should go up to Jerusalem to the apostles and elders about this question. The apostles and elders, in agreement with the whole church, decided to choose representatives and to send them to Antioch with Paul and Barnabas. The ones chosen were Judas, who was called Barsabbas, and Silas, leaders among the brothers. This is the letter delivered by them. The apostles and the elders, your brothers, to the brothers in Antioch, Syria, and Cilicia of Gentile origin. Greetings. Since we have heard that some of our number who went out without any mandate from us have upset you with their teachings and disturbed your peace of mind, we have with one accord decided to choose representatives and to send them to you along with our beloved Barnabas and Paul, who have dedicated their lives to the name of our Lord Jesus Christ. So we are sending Judas and Silas, who will also convey the same message by word of mouth. It is the decision of the Holy Spirit and of us not to place on you any burden beyond these necessities, namely, to abstain from meat sacrificed to idols, from blood, from meat of strangled animals, and from unlawful marriage. If you keep free of this, you will be doing what is right. Farewell." The word of the Lord. Thanks be to God. God have pity on us and bless us.
reading from the book of Revelation. The angel took me in spirit to a great high mountain and showed me the whole holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. It gleamed with the splendor of God. Its radiance was like that of a precious stone, like jasper, clear as crystal. It had a massive high wall with 12 gates where 12 angels were stationed and on which names were inscribed. The names of the 12 tribes of the Israelites. There were 3 gates facing east, 3 north, 3 south, and 3 west. The wall of the city had 12 courses of stones as its foundation, on which were inscribed the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. I saw no temple in the city, for its temple is the Lord God Almighty and the Lamb. The city had no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gave it light, and its lamp was the Lamb. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and he will come to him and make our dwelling with him. Whoever does not love me does not keep my words, yet the word you hear is not mine, but that of the Father who sent me. I have told you this while I am with you. The Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all that I told you. Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. You heard me tell you, I am going away, and I will come back to you. If you love me, you will rejoice that I am going to the Father. For the Father is greater than I. And now I have told you this before it happens. So that when it happens, you may believe."
the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia, Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, so patuloy po natin ipinagdiriwang ang kagalakan at dulot ng muling pagkabuhay. At sabi nga po sa mga pagbasa, it becomes more intense. Yung translation natin sa lumang iba sa unang pagbasa ay mainit. Hindi lamang po yung panahon ang mainit. Hindi lamang po yung ngayong panahon na ito na pagkahanda natin para sa darating na eleksyon. Naging mainit ang usaping politika. At nakita rin po natin, kahit na po sa banal na kasulatan, ang mga unang mga Kristiyano ay sabi na intense debate and dissension. Narinig po natin sa first reading sa mga usapin na nabanggit katulad po halimbawa na circumcision under the Mosaic law. Yung eating all the meat being sacrificed to the gods, unlawful marriage. So ilan lamang po yun sa mga isyo na mainig na tinutukan ng mga unang mga alagad, ng mga unang mga tagasunod ng ating Panginoong sa Kristo. At bahagi po ng ating paninilay, ngayon po ay binibigyan natin ang pagpapahalaga. Ngayon ay kabistahan dito ni San Jose, ang manggagawa, St. Joseph the Worker. At ating din ipinapanalangin, ngayon ay labor day, ang lahat ng mga manggagawa. We pray for all workers. Mga bahagi yun na kung saan ay itinutukon natin sa rapan ng buong minapal. Pero ninais po ng ating tagalang-galang na obispo na ang araw na ito ay ang araw na basahin ang kanyang surat pastoral sa lahat po ng parokya ng diocese ng San Pablo. Para lalo na po sa ating paghahanda sa darating na May 9 national election. So hindi na po ako mag-umiliya. Ito na po yung aking umiliya. Kaya maikli lang po ito. Mas mahaba kasi kapag ako nag-umiliya. So pakinggan po natin. Minamahal pong mga kapwa-anak ng Diyos, kung anong uri ang butante, ganun din ang uri ng mayahalal sa pwesto ng pamahalaan. Kung ang butante ay nag-iisip ng kanyang pansariling pakinabang lamang, tulad ng pagtitinda ng boto, ang mayahalal ay ang bumibili naman ng kanyang boto, na ang aring din ay ang pansariling pakinabang. Gamitan lang. Kung paano dapat suriin natin ang pagkatao at kakayanan ng mga kandidato, dapat din natin suriin ang ating sarili sabagat tayo ang magluluklok sa kanila sa pwesto. Anong uri ng butante ako? Ako ba isang butante paraman, sumusuri, at tumitingba kung ano ang tama at mali, nanihindigan ang gawin ang tama at iwasan ang mali, at hindi nagpapadalar ng sabi-sabi ng iba. Number one, nagsusuri sa pagkatao ng mga kandidato, inikilatis kung sila ay nagbilingkot o
ng abuso, inaalam ang kanilang plataforma. Pangalawa, nagpapahalaga at nag-iingat sa aking kaisa-isang boto at nagbibigay nito sa kandidato mga halaga sa kagalingan ng aking mga anak at ng buong bansa. Pangatlo, nagdadasal at humihingi ng gabay sa buong may kapal kung sino ang aking iboboto. Pangapat, naghahanap sa kandidato ng mga sumusunod na katangian, kumikilala at sumusunod sa utos ng Diyos at ng pamahalaan, gumagalang at sumusunod sa mga tao at hindi inilalagay sa sariling kamay ang batas o itinuturing ang sarili na mas mataas kaysa batas. Nagpapahalaga sa buhay at dangal ng kapwa-tao kahit ito ay nasa sinapupunan pa, nagpapahalaga at nangangalaga sa kaligtasan. Itinataguyod ang kapakanan ng mga duka, inaapi, nababintangan, kababaihan, at kabataan. Tapat sa pagbubol ng kamay ng bayan at hindi nangungurako. May programa para sa pagunlad ng bansa na dito ay sinasama ang mga mahirap, kapayapaan ng bayan at katatagan ng pamilya. Panglima, hindi ginagamit ang basta pagiging kamag-anak, kaibigan o kakilala sa pagpili. Naninindigan sa aking pinilit niya alam siya man ay nagumuna o hindi sa mga survey. Iniharap sa Diyos pagpito na may marinis na budi ang pangalan ng mga iboboto, taglay ang paniwala na ginagawa ito bilang masunuring anak ng Diyos at tapat na mamamayan ng bayan. Mayroon pong karagdagang gabay na tamang pagpili ng kandidato o leader na binamamahagi sa mga tahanan na hindi sa lugaraw patron. Ang mga pinuno ng mga religious organization ay mga natanggap din ang sibi ng gabay na ito. Yung inihikayat na inyong paramihin ito at ipamahagi sa mga kasabi ng inyong organisasyon. Ihalal natin sa pwesto ang mga taong magbilingkod para sa kapakanan ng lahat at hindi para sa pansariling pakinabang o mabahawi ang puhunan sa halalan o mapanatili ang pamilya sa gobyerno. Ipanalangin din natin na may maging patiwasay at ligtas sa anumang karahasan at takot ang halaga. Higit sa lahat, ipagdasal natin ang isa't isa. Ito ang araw na mapapatunayan kung gaano natin kamahal ang ating bansa. Ituring natin ang kaisa-isang buho na larawan ang ating pagkatao at pag-iisa sa mapagligtas na pagmamahal ng Diyos. Ang tapat na pagboto ay pang-iisa sa Diyos, sa Kanyang pagmamahal na nating mga bayan at bansa. Ito ay daan upang mangyari ang panalangin nating lahat bilang mga anak ng Diyos, papa sa amin ang kaharian. San Pablo ng Ermitaño, ipanalangin mo kami. Mahal na ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Jesus, mabanghalang awa, maawa ka sa amin. Amen.
lingkod o mismo ng San Pablo.
to be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May our prayers rise up to you, O Lord, together with the sacrificial offerings, so that purified by your glorious graciousness, we may be conformed to the mysteries of your mighty love. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord. But in the time above all, to love you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. Through him the children of life rise to eternal life, and the halls of the heavenly kingdom are thrown open to the faithful. For his death is our ransom from death, and in his rising the life of all has risen. Therefore, overcome in paschal joy, every land, every people, exalts in your praise, and even the heavenly powers with angelic hosts sing together the unending hymn.